Maganda umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, mga konsehal, sa mga kasama mula sa BFP at PNP, sa ating mga kawani mula sa institutional sector, pinapaalala po ni Sir Bryant ang ating video lang. At noong Biyernes po, sa pamamuno ng ating City Administrator at ng ating BPLD, nagkaroon pa po tayo ng operations. Gaya po ng maaring alam na ninyo, noong nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng isang ordinansa. May akda po nito ay si Councilor Simon, pero sinuportahan po ito ng ating Vice Mayor at ng halos lahat ng mga konsehal po natin para ipasara na ang mga gambling establishments sa lungsod ng Pasig. Yung sinasabi po natin na gambling establishments ang kasama po dito, una sa lahat, ang Pogo, na una na rin umalis sa Pasig. Ano? Siyempre, mas gusto nila dun sa iba kasi hindi tayo friendly sa kanila. At pangalawa, yung mga physical establishments ng e-games, e-bingo, at iba pang mga similar dito. Na alam naman natin, ano, right? Baka customer yung iba dito, pero alam naman natin na wala naman magandang na idudulot to sa ating lipunan. Kaya kung wala itong magandang na idudulot sa ating lipunan, tanggalin na lang nila, tanggalin na lang natin sila sa lungsod ng Pasig. So nung nakaraang taon, hindi naman tayo basta-basta din, maayos naman tayo makipag-usap, binigyan natin sila ng isang taon. Sa totoo, bago pa magsimula yung one-year period na ito, nabigyan na rin naman sila ng mga worry. Nung 2019 pa lang, nagkaroon na rin tayo ng moratorium on new establishments. Walang bago mula noon. So, 2022, bigyan natin ng isang taon para mag-wind up sila ng operations. Siyempre, alam naman natin, namuhunan din sila. Legitimate na negosyo kasi may mga permit naman sila. So, reasonable naman tayo. Bigyan natin sila ng isang taon. Yun yung sa ordinansang pinasa ng ating sanggunian panlungsod. Nag-expire po yung kanilang mga permit December 31, 2023. January 1, 2024, nagsimula ang renewal period natin. Hindi na po sila nakakuha ng mga permit. Pero, hanggang February, more or less, almost 20 sa kanila, 18 sa kanila out of 23 ay patuloy pa rin nag-ooperate. So alam nilang wala silang permit, alam nilang may ordinansa na tayo para pagbawalan sila, para magsara na sila, pero talagang makakapal po ang mukha. Tuloy-tuloy po silang nag-ooperate. Binigyan na natin sila ng chance kasi gusto sana natin magkusa na sila kasi alam naman nila, kinausap ko naman sila, kinausap namin sila ng advice. So, alam naman nila, wala na silang permit. Kung ikaw, negosyante ka, wala kang permit, siyempre magsasara, magka-close shop ka na. Binigyan natin sila ng isang taon. Pero siguro talagang message o senyalis na rin yan sa atin na talagang wala silang lugar sa Pasig. Hindi sila deserving na magkaroon ng permit. Kasi, imagine, kung hindi pa natin sila pinuntahan, inoperate para ipasara, tuloy-tuloy lang sila. Wala silang pakialam kung wala silang permit o ano. So, sa pauna, tago na lang natin sa pangalang Sir Pete. Nag-operate. Nabiro lang ha. Inoperate natin sila, tuluyan na nating pinasara ang mga gambling establishment. At naniniwala po ako na mas magiging maganda ang lungsod ng Pasig na wala sila. Kaya sa mga tumulong, sa mga sumuporta po rito, maraming salamat at congratulations sa ating lahat. Yun lang po muna sa umagang ito. Magandang umaga sa ating institutional sector, sa ating city council. Adjourn na po tayo. Salamat po.